Ayan o. Ganda ng view o. Tingnan mo. Para nandi kala mo turista o. Ano ka? Ha, hindi dapat katalon ng sitad to sa Daganas Liwat. So, natapos na tayong dumaan dun sa Sapa mga ka-neighbor dahil papasok na naman tayo rito sa kagubatan o mga ilalim ng kanyugan. So, para ituloy yung pag-iikot natin dito sa kanyugan na to. Chine-check natin kung okay yung kalagayan, yung mga kondisyon ng mga nyug. Titignan natin kung gaano nakatataas yung mga kahoy at mga kung gaano nakasukal kasi masyadong napabayaan ko ng nagmamayari ng mga kanyugan. So tayo yung nagkaroon ng pagkakataon para ikutin to. So far so good. Ha? Naano yun eh? Uway? Aw? Oo, uway. Tudag ko. Uy, labdig niya. Aday ni. Kagurangan ngayon ni. Kaya may mausugod na sila. Kulang hindi dilubi. And nandito na tayo sa bukana ng kagubatan na to mga ka-neighbor. Medyo yung texture ng hangin ay malamig. Medyo malamig sa pakiramdam. Mararamdaman mo yung nasa loob ka na ng gubat. Ay si paring Randy umaakit na. Ayan o. Ganda ng view o. Tingnan mo. Paring Randy kala mo turista o. Pa yung lugar, no? Bali mga ka-neighbor, ito yung tinatawag na Daganas sa amin. Yung patay na sapa. Bali dead end na ito mga ka-neighbor kasi paakyat na siya. Ayun si paring Randy nasa taas. Mabato pero hanggang dito na lang siya. Walang tubig. Itong Daganas, nabubuhay lang yung tubig nito pag panahon ng tag-ulan. Yung mga tubig na nanggagaling sa taas, dito bumabagsak. Tapos yung kanyang dinaanan ni paring Randy, kala mo sinadya, eh parang hagdan. Mapapansin yung parang hagdan. Ayan, may mga tubig siyang dahan-dahang umaagos. Ayan mga kanibo. Ayan si paring Randy. Tapos kung mapapansin yung mga kanibor, ito, yung tapakan, kala mo sinadyang hagdan, may mga baitang siya hanggang dun sa taas. Ganda oh. Siguro mga 10 talampakan ng taas. Ayan, shoutout kay paring Randy. Ngayon, ang gagawin natin, itatry natin umakyat. Susubukan natin itong, siguro gawa ito ng hapon. Yung panahon ng World War II, joke lang. Hindi, inukit ito ng kalikasan. Tubig na po ang umukit dito. Ayan. Medyo masaya itong adventure namin ni kaibigan Randy kasi napasama siya sa vlog ko. Makikita siya ng mga kaibigan namin, kabarangay namin sa Iratag. Ayan. Maganda kasama to si Randy kasi maraming alam to sa bundok eh. Katulad ko din, mahirap lang, sanay sa hirap. Kahit na nahihirapan, nakangiti pa rin. So ito na tayo sa taas. Oh. Pinakataas mga ka-neighbor, ayun yung baba. Oh. Pag nadisgrasya ka mga ka-neighbor, sa ganyang kataas, hindi ka sasantuhin. Basag ang bungo mo. Hiningal ako ah.
So, mga inakagurangan. Puro la kahoy. Nandito na nga kami sa taas mga kanibor. Ang lilimpihan na sini, ang may mga lubi. So, dito na kami sa taas mga kanibor. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad. Medyo hinihingal ako. Ang ganda. Nandito tayo sa loob ng kagubatan. Medyo exciting ako kasi panibagong experience to. So yun, iniwan na namin yung sapa mga ka-neighbor. Pasok ulit tayo sa kagubatan. Ang problema, walang daan. Ginawa ni Randy. Kinabasan niya yung aming dadaanan kasi malalaki yung buho. Ayan, mga buho yan mga ka-neighbor. Ginagawa niya ng daanan. Buti na lang, masipag tunakuan natin yan. Kasama. Partida yan. Puyat pa yan. Walang tulog na kisayaw. De, ano yan? For your... Sa kalaman ng lahat, si kaibigang Randy ay isang barangay tanod. Naninilbihan sa ating barangay. Kaya medyo malakas-lakas na ang loob natin yung barangay tanod. Nakalig yung kasama yun. Pwede maka yung susugod ni Uning kabagak yan ano? Pwede kong himuon lang taka ba? Uro-uro man liwat. Ayan, yung laki ng buo mga kanibor. Natabas niyo pa kay Bigan Randy. Shout out kay Bigan Randy. Guys, tumatanggap din pala siya ng sponsor. Yung itak niya mapurol na. Baka naman gusto niya siyang bila ng itak. Eh yung katulong namin dito sa hanap buhay, itak. Or jungle bolo. So yun, nakatagos tayo mga kanibor. Clearing na natin yung area. Yung saan dumaan tayo. Nagkugod mo si Bagakay. Lalo si hindi niya pag-dukpad, ano? Kuso, gandi rin na hindi din kakawit nira. Oh, hindi, gad. Kay kaupay dito, di ba? Bugahan na lubi dito? Dito yung sagkanta? Mao. Kung kuan, kawiton, ipalido, ihulog dito sa ubos. Oo. Oh. Karayo naman kung ihulog nga dito, hakutong yun sa igbaw. Oo, karayo na, no? Oo, oh, iningin ko sugad mga inagyan na ito, Diding. Sali sila iningan. Mga palugubin sa mga paragkuliling. Mga paragkawat. So yun mga kanibor, bali natapos na kami mag-ikot. Nagpapahinga kami ngayon dito sa pinakataas ng bundok na to. Kasama yung mga nagliliparang lamok. Dami oh. Umiinom kami ng tubig, umiinom din sila ng dugo. Ubus na yung tubig namin, ubus na rin yung dugo namin. Dami lamok mga kanibor. Well, hindi naman yan bago kasi isa yan sa mga nakatira dito. Yung nagpapahinga. Paring Randy, papahinga rin. So, konting pahinga. May pupuntahan kami saglit din, uuwi na kami kasi okay na. Ayan, salamat kay paring Randy. Shout out sa kanya. Oy mga ka-neighbor, yung itak niya tsaka yung itak ko. Ito. Medyo luma na. Willing naman kami tumanggap ng sponsor para may pambili kami ng itak. Tapos namin dito. Wala na luma na, hindi na kayang ano, masakit na sa kamay, masyado na maiksi. Ayan. Maawa naman kayo dyan. Yun, nagpapahinga kami mga ka-neighbor. So, mamaya-maya, tuloy na naman kami. May pupuntahan kami saglit, then uwi na. Uwi na kami. Tapos na yung aming obligasyon para sa araw na to. Salamat sa oras ni paring Randy kasi may trabaho yan. Salamat na lang din kasi nagkaroon siya ng time.
Dami ko kasing inihila para samahan ako rito. Wala eh, ayaw, gusto. Ano, ibig sabihin, busy. Wala silang time. So, salamat sa kanya. Ayun. Parta, ibatiin mo yung asawang par. Ayun. Shoutout sa mga taga-Hiratag. Ayun. Yung mga followers natin dyan sa taga-Hiratag. Ah, may pinya daw doon. So, titignan namin mamaya kung may bunga. Sana may bunga para medyo patikman naman natin yung ano, yung tawag dito. Ano kasi yan, wild? Wild na pinya. Iba kasi yung lasa ng wild sa yung Hawaiian. Yung mga hybrid. Kaya lang, medyo masakit sa dila pag marami ka nakain. Ma-acid. Oh, ma-acid. So, standby lang. Kasi oh, dami lamok ko.